Magsitayo po ang lahat. Inang sa talinis kami ay hihingi sa Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang ating banal na Eukaristiya paggunita sa mahal na Birhing Maria ng Santo Rosario. Tayo po'y magdasal ng rosaryo araw-araw, kasama ang pamilya, kasama ang komunidad, upang lalo tayong magbuklod-buklod, sapagkat ang pamilyang nagdadasal ng sama-sama, mananatiling sama-sama. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawan tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa nating ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan.
sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya." At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. "Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi na kaibigan sa pagpupumilit nito."
Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Umanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayo mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa paggunita natin sa mahal na Birhen ng Santo Rosario sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Poong Senyor. Tayo po'y magdasal ng Santo Rosario bilang isang pamilya, bilang isang komunidad. Realidad na po ang pagkawatak-watak. Realidad na po ang pagkaaway-away kahit sa loob ng bahay. May tampo, may malayo ang kalooban sa isa't isa. Paano? Hindi nakaugat sa Diyos. Hindi nakaugat sa panalangin. Lahat naman tayo inaasam ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Nagbibigayan, nagunawaan, nagpapatawaran, nagmamahalan. At ang sikreto nito, pagro-rosaryo. Subukan po natin. Sapagkat ang pangako sa atin, ang pamilyang nagdadasal ng sama-sama, mananatiling sama-sama. Yan po ang ating panaginip. Buo, kumpleto, buo ang pamilya. At bawat mahirap po yan. Di po nahuhulog sa langit ang kumpletong pamilya. Panalangin, pagiging maka-Diyos, may takot sa Diyos. Lalong-lalo na lumapit tayo sa ating ina na tinuturing tayong mga anak kung gaano nangangarap kayong buo, nagpapatawaran, nagkakaisang pamilya, gayon din ang kanyang pinagdadasal para sa atin. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, nasa panibago po tayong propeta sa lumang tipan, ang propetang Malakias. Bago po ito, nagsisimula tayo. Yung mga palalo, sabi nila, walang takot sa Diyos. Bakit ba tayo susunod? Katwira nila. Tingnan mo yung mga, sino nagtatagumpay? Ha? Yung mga masasama. Tingnan mo yung mga mabubuti. Ano nangyari sa buhay nila? Namamayagpag. Nangunguna, nagahari ang mga masasama. Ano mapapala kung purihin mo ang Diyos, magdasal ka? Yan ang tukso ng palalo. Yan ang tukso ng masasama. Sabi ng propeta Malakias, darating ang araw ng katarungan. At ang mga palalo, mga masasama, sila po'y lilipunin at susunugin parang dayami. Ngunit ang mga mabubuti, ang mga naglilingkod, nagsisilbi sa Panginoon, sila po ay magniningning katulad ng sinag ng araw. Yan po ang propeta. Sa Ebanghelyo natin ayon kay San Lucas, huwag po tayong manghina ng loob, maging
prosigido tayo, maging makulit tayo. Okay lang suggestion. Basta tayo lumalapit, ang inisyatibo, huwag tayong tatamad-tamad. Lahat tayo humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makasusumpong. Kumatok ka at bubuksan ang pinto sa iyo. Ganyan ang ating Diyos. Napakabait. Isa ang paghahambinga ay kung tayo mga masasama, tayo na, yung anak mo, kung humihingi ng itlog sa iyo, bibigyan mo ba ng ahas o alakdan? Kahit masama ka na, hindi. Di ba kasi anak mo yan eh. Pagkain mo, masama na yan. Ano pa kaya yung ating amang napakabait? Ibibigay sa atin. At ang aral dito ay huwag tayo mawala ng loob. Lagi tayong matyaga. Pagtyagaan lang natin. Huwag tayong sumuko. Lagi tayong lumapit. Lagi tayong humanap. Lagi tayong kumatok sa pintuan ng Panginoon. Mabalik ako sa ating pagsasanto rosaryo. Sapagkat ipagdasal natin ang lahat ng mga tahanan. Marami po mga kalagayan na malayo sa ideal ng Ebanghelyo. At para sa makatulog lang tayo kahit antok na antok ka. Hindi ka makatulog sapagkat kung ano nangyayari sa pamilya mo, kahit nagtatrabaho ka, iniisip mo yung kahit umalis ka na ng bahay, kahit nandito ka sa simbahan, o iniisip mo yung kalagayan sa tahanan mo, hindi ba lahat tayo? Siguro kanina hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos, pero yung realidad sa bahay, tumatalab sa atin sapagkat yan ang nangyayari. Malulutas ba natin ang sarili nating kakayahan? Hindi. Umasa tayo sa mahal na birhen at epektibo. Epektibo kung tayo'y magsisikap lamang. Kung aalisin lang natin yung pagkatamad natin, wala tayong ginagawa. Ang pagbubuo ng pamilya, pagtatsagayan, may iyak yan, pawis, pupurol ang tuhod mo sa kakaluhod. Yan. Araw-araw yan upang mabuo ang pamilya. Parang pangangalaga yan ng isang halaman. Buhay, pagmamahal, atensyon, focus, konsentrasyon, sarili, pagkatao, buhay ang inilalahan, inububuhos para dito. Sapagkat bawat tao, lalo tayo mga Pilipino, mahalaga ang pamilya. Sige po. Ipaubaya natin sa pag-aruga, pagkakalinga at pangangalaga ng mahal na birhen ang bawat tahanan ng Pilipino at bawat tahanan sa mundo. Sa tulong ng mahal na birhen ng Santo Rosario ni San Jose, nawa po, huwag po tayong tumigil sa kakahingi, kakahanap at pagkatok sa pinto ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihan, pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Ang tugon po natin, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilaya ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan
ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa ating mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mo ang mga alay na aming hain, ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinapagpipista namin ang mahal na Birheng Maria, ina ng Santo Rosario. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, ang iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan, aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin lumikha sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang inihahayag namin
ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapati mo makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilaluhati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ni Lubang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabaspa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumama sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangakalan sa binyag na ikaw, ibig at paglilingkod ko ng bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba.